Hello, magandang araw mga boss. Bali, mayroon na naman tayong panibagong gagawin. Hanabishi spin dryer. Bali, ang problema daw nito mahinang ikot. Bali, i-check natin. Tara, buksan natin yung likod niya para makita natin kung ano ba talagang problema. Tingnan natin mga wiring niya. Check natin. So, bali, putol yung pinaka-line capacitor niya. Kaya mahina talaga ang ikot dahil putol ang line capacitor. Ano ba kaya ang problema? Bakit naputol ito? At nasunog? At check natin, buksan natin. Tanggalin natin yung apat na tornilyo. So, bali, tanggalin din natin yung pinaka-tornilyo niya sa may basket niya, no? Tanggal natin. Tanggalin din natin yung pinaka-preno niya. Ngayon, check natin yung mga wiring. Kung ano ba talaga. Kung ilan ba talaga ang putol. Makikita natin yan. Bale, chine-check ko pa rin kung ilan ba talaga ang putol nito. Para buksan natin. Tanggalin natin yung tatlong tornilyo niya. Yan, natanggal na natin yung tatlong tornilyo niya. Babalatan ko po siya mga boss. May dugtong ko. Puputulin ko yung dalawang wire niya mamaya. Kasi talagang sunog na rin yun. Akala mo lang buo pero sunog yan. Ayun na. Kaya baloktot-baloktot mo yan. Sunog yun. Sunog loob niyan. Kaya palitan na rin natin yan. Putulin na natin. Kumbaga. Putol siya oh. Kitang-kita nyo naman talaga mga boss. Mukhang hindi putol pero putol ang loob. Pero testing ko muna. Kung malakas ba o mahina. Hinila ko yung preno niya para umikot siya. Paikot natin. Yan, umikot na. Bali, mahina ikot niya mga boss. So, ibig sabihin, kaya mahina ang ikot ng spin dryer natin dahil ito lang pinaka-line capacitor niya. Bali, saksak natin yung soldering iron. Ihinang natin siya. Buhol natin yung wire. Bali, nabalatan ko na siya noon, hindi ko na siya napakita sa video. Tsaka makuha ko yung pinaka-wire niya. Bali,
nag-adjust ako ng ano, ng wire para mailabas siya ng kaunti. Kasi tagasagad na sagad yung pagkaputol niya dahil nga nasunog. Kaya nasunog to, nabasa. Nabasa ng tubig. Ay hinang natin. So bali na tapos na natin siya nahinang, bali titipan natin siya. Bali na tip ko siya no, hindi ko na siya napakita. Pero itong isa bali pinutol ko na. Yung isang line niya tsaka yung isang line din pinutol ko. Ihinang din natin siya. Kasi nga 'di ba nga putol na 'yung loob noon, kaya pinutol ko na diretso para hindi na mag-loose o hindi na magka-damage uli. Ay hinang natin. Lagyan natin ng paste. Alam mo ba, pag bawat sa pagdugtong ng mga wire, kailangan hinang natin para hindi matanggal, hindi mabatak, kahit anong batak, hindi siya mababatak dahil nga nakahinang siya. Ingat lang tayo sa paghihinang kasi para hindi tayo mapasok. Yan, nahinang na natin siya. So, bali na-tape ko na siya mga boss. Hindi ko na rin napakita dahil wala ang maghawak ng cellphone kaya hindi ko na na-video. May babalutan ko rin siya ng tape mamaya. Yan, so bali nabalot ko na siya ng tape, no? Tsaka nalagay ko na yung pinaka ano niya sa motor niya, yung pinaka goma niya. Yan, na-tape ko siya. Hindi mabatak-batak basta-basta. Yan, sindi natin. Yan, bali, ang ganda na ng ikot niya, no? Napakabilis na ng ikot niya. Ayan, kitang-kita niyo naman mga boss. Yan, tinipang ko siya mga boss. So bali kabit na natin siya. Pero meron pa tayong gagawin dahil may iba pang diferensya to mga boss. Malalaman nyo kung ano yung diferensya nito. Che-check natin. Hindi basta-basta mababasa ang isang unit kung walang problema. Mayroon pa isang problema ito mga boss. Kalimitan ito nasisira din. Kaya mamaya ikakabit ko muna, assembling ko muna siya. Doon na lang ako magpo-focus mamaya sa taas. Kung ano ba talaga sira nito. At bakit nabasa ang motor nito. Yun ang nagpakos ng sunog kung bakit nasunog ang mga line capacitor tsaka yung dalawang wire. So ikabit natin yung pinaka-preno. Siguro doon lang natin nakakabit yung preno bago natin ibalik ulit yung mga dapat ibalik. So tanggalin natin yung apat na tornilyo sa top niya. So, natanggal na natin, open natin yung top, cover top niya. Ayan, may tanggal natin yung basket. So, pilitin natin tanggalin yung basket para makita natin kung ano ba talagang problema nito. Yun, nakita nyo mga boss. Ano ang sira nito? Ayan. Ayan yung nag-cause kung bakit nabasa ang ating motor. Dahil nasira ang belo. Ayan, punit-punit na yung belo. Kita nyo naman.
So balitanggalin natin yung belo, papalitan natin yung belo. Obligado tayo magpapalit ng panibagong belo nito. Yan, wasak na wasak mga boss. Yan. Bali ito, detread to mga boss ha. Detread yan. Hanabishi, detread yung pinakabelo nyan. Tandaan nyo mga boss. Huwag nyo basta hatak-atakin, tanggalin, pilitin, maisira. Yan. Detread siya mga boss. Diroskas ba? Yan, bumili tayo ng bago. Ang halaga ng belo kung dito sa probinsya ay 250. 250 yung belo. $250 siya mga boss. Ewan ko lang sa Maynila, baka mas mura. Yan, detread din itong binili ko, Hanabishi. Same. Same belo sila. Yan, kaya dito, hindi natin, ano, rugbyan. Detread naman siya, kaya matibay. Hindi basta-basta magkakalik. Yan, hinihigpitan ko mga boss. So, bali, kapit na natin yung basket. Siguraduhin lang natin yung pinakagatla niya. Tumama doon sa pinaka-coupling niya. Saktong, isasakto natin sa pinaka-coupling ng tornilyo niya. Siguraduhin natin, boss, ha, na tama. Hindi aalog-alog tong basket natin. So, tinatansya ko mga boss, no? Yan. So, bali nakabit ko na. Nasakto ko na sa tamang gatla niya. Bali, ihigpitan ko na yung pinaka-tornilyo niya. At sakto sa gatla niya. So, bali, higpitan natin, no? Siguraduhin natin mahigpit yung tornilyo natin sa pinaka-basket niya. So, bali, balutan din natin yung mga wire niya ng plastic para sakaling magkalik, hindi mababasa-basa, hindi mababasa yung pinaka mga wiring. So, bali, i-testing natin siya. Set natin sa timer. So, bali, umiikot na siya, no? Napakaganda na ng ikot niya. Pasensya na boss, hindi nyo kita kasi masyadong malabo na yung pinakasalamin niya. So, tignan natin sa baba para makita nyo yung ikot niya. Check natin. So, bali, ayan. Maganda yung ikot niya, no? So, okay na, boss. Yun lang. Sana po may natutunan po kayo. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.